Ayan, magandang gabi po sa inyong lahat dyan sa Pilipinas. Mark Ramos po ulit. Gusto ko lang pong talakayin ng mabilis na mabilis. Ito pong sa party list. Alam nyo naman po na may sinusuportahan tayong party list at yun po ang One Rider party list na kasama po si Colonel Bosita. So bakit nga ba gusto ni Mark Ramos na suportahan at mabigyan ng posisyon si Colonel Bosita doon sa Kongreso? Diretso na agad tayo, straight to the point na tayo. Unang-una, alam nyo po, si Colonel Bosita is hindi pa nagkakaposisyon yan. Pero alam na natin na tumatrabaho at gustong makatulong sa mga kapwa natin rider. Hindi lang sa mga rider ng motor, kundi doon sa mga truck driver. Kung mapapanood natin yung mga videos niya, kung mapapanood natin yung mga pagtulong niya, doon sa pagsagip nung mga kapwa natin, motorista dyan sa Pilipinas, na sinasagip niya doon sa maling pagpapatupad ng batas. Karaniwan po, nabibiktima ang mamamayang Pilipino o mamamayang motorista nung mga nakaposisyon, yung mga nasa posisyon, lalong-lalo na yung mga mangilan-ngilan dyan na mga enforcers na gustong gumawa ng pera. Kumbaga, kung tawagin na natin kotong, di ba? Merong mangilan-ngilan dyan na mga talagang umaabuso sa kanilang posisyon. So, etong si Colonel Bosita po, laging to get to the rescue po yan. Dahil ang unang-una niya pong gustong mawala sa Pilipinas ay corruption po. O, ano na makinalaman ng kalsada sa corruption? Dahil po, dito nag-uumpisa ang corruption. Ay, di ba nga, kadalasan sa atin, pag may nakita lang tayong enforcer dun sa kabilang kanto, kumakaba na ang dibdib natin eh. O baka hulihin ako nito, baka gawan ako ng violation. So ang tawag po doon is corruption. Kung hindi ka naman talaga lumabag sa batas at ikaw ay gustong pagmultahin. So eto po yung unang layunin na gustong maputol ng One Rider party list. Number 14 po sila sa balota. So kaya gustong-gusto ko po sila na makaupo eh para dito pa lang, sa kalsada pa lang, eh maputol na ang corruption sa Pilipinas, di ba? Dahil po kapag putol o walang korupsyon, lalong-lalo na sa kalsada, mas dalakas po ang turismo natin. Siyempre, yung mga, kumbaga, merong mga tao sa ibang bansa na gustong pumunta sa Pilipinas, pero napapaisip sila eh, kagaya ng mga foreigners, napapaisip sila na, hindi na ako pupunta ng Pilipinas. Eh, ang lakas ng korupsyon dun, wala ka namang violation, gagawa ka ng violation ng mga enforcers. So, yun yung mga isa sa naiisip nila. Kaya yung turismo natin ay apektado dyan sa korupsyon sa kalsada na yan. Kaya ito pong Colonel Bosita, Diyos ko, huwag po natin kalimutan ha, dito sa party list. Kesa po bumoto tayo ng mga party list na hindi natin mga kilala, bumoto tayo ng mga party list na nakikita lang natin doon sa mga kalsada, kung di puro ubusin yung pondo ng gobyerno sa pagpapagawa ng mga tarpaulin, isugal po natin, ilaan po natin ang boto dito sa kakilala natin na alam natin na gumagawa ng maganda para sa bayan natin. Alam natin na nandoon ang puso na matapos ang maling pagpapatupad sa bansang Pilipinas, di ba? Mahal po niyan ang Pilipinas si Colonel Bosita. Kaya lang po, siyempre, habang hindi naman po porket gumagawa ka ng maganda, eh wala kang makakalaban. Meron pa din pong mga kumakalaban sa kanya doon sa advokasya niya. Kasi nga, ang feeling nila, nasasapawan sila. So, ayun po. Kaya po, numero uno sa balota ko, ang One Rider party list po talaga. And, ang kagandahan po nito ay nasa top 12 sila eh. Kaya lang po, Ito yung medyo maliit, actually maliit na problema lang to dahil alam ko kayang-kaya nating mga motorista at mga rider ng Pilipinas to. Ha? So nasa top 12 sila, yung top 8 po, yun po yung makakakuha ng dalawang upuan para sa Kongreso. So ang pwesto po ng One Rider party list ngayon ay nasa top 12 po. Kumbaga nasa pang-12 po yata sila eh. So para po maiupo natin si Colonel Bosita, dahil second nominee po siya, pangalawang upuan po yung kanyang hinahawakan sa One Rider party list. Para po maiupo natin si Colonel Bosita sa Kongreso, kailangan po ay mapalakas natin yung boto. Although,
yan ay survey pa lang po, pero kailangan siguraduhin po natin na makapasok po si Colonel Bosita. Ha? Dahil importante po yan sa Kongreso, yung tao na yan. Hindi pa po, or wala pa pong posisyon, pero tumatrabaho na. Talagang ginagawa niya yung makakaya niya kahit mag-isa lang siya. Basta masugpo ang katiwalian sa kalsada ng Pilipinas. At isa pa po, ito hindi ko na dapat sabihin eh. Mabuting tao po talaga yan. Merong mga nagkukwento sa akin, merong mga nakapaligid dyan na tinutulungan niya. Pero hindi na natin nakikita sa vlog, hindi na natin na ano. Kasi kumbaga hindi na pare, talagang taos puso eh. Gusto niya talagang makatulong lang sa mamamayang Pilipino. Ganun lang po, hindi yung lahat ipapakita natin, hindi siya ganun. So meron pong mga kakilala tayo na natulungan talaga ni Colonel Bosita, nilapitan nila, hindi mahirap lapitan ang tao na yan. So yung mga ganung bagay hindi nila ipinapakita sa publiko dahil purong pagmamahal sa kapwa. Kaya po ganun. So uulitin ko po, tulungan po natin ang One Rider Party List. Ngayon po ay nasa 12 position sila, which is isang position na po yung panigurado na makukuha nila. Para po maipasok natin si Colonel Bosita, ay kailangan po i-pull force natin. Kung 2 milyon, 3 milyon tayo lahat, mas maganda po pasok si Colonel Bosita at pasok ang third nominee nila. Diba? So, ayun po. Yun lang po ang panawagan ko. One Rider Party List, number 14 po sa party list. Kesa naman po yung mga boto natin ay ibibigay natin o huhulaan natin. Tapos machachambahan pa, ano? Yung chamba na yon mapupunta doon sa party list na halos araw-araw natin nakikita sa kalsada na ang ginagawa ay magwelga, magrally. Tapos puro kontra sa gobyerno. Tapos ikaw na bumoto, may inis ka. Sino ba mga bumoboto dito sa mga party list na to? Yung pala, isa ka doon sa nanghula, di ba? Nung party list. Kaya po, napakadali na po niyang hanapin, ha? Number 14 po sa balota sa ang One Rider Party List. Hindi na po kayo, kumbaga, ang dami kasing ano nun, pangalan nun, umaabot ng 100 to 180 ang party list sa Pilipinas na tumatakbo ngayon. So, hindi nyo na po kailangan pang isa-isahin yun. Hanapin nyo lang po yung number 14, makikita nyo po ang One Rider Party List. Sama-sama po tayo. Sabi nga ni Colonel Bosita, di ba? Pag tama, kampi-kampi tayo. So, ganun po ang gawin natin para po maiwasan at matanggal na ang maling pagpapatupad sa bayan nating sinilangan. Maraming salamat po. God bless sa inyong lahat.